Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat. Ako si Otep at kasama ko ngayong araw na ito si Ate Edith. Ibabahagi namin sa inyo ang ilan naming mga experience sa pagtatanim at kung paano ito nakatulong sa amin, lalong-lalo na ngayong pandemic. So si Ate Edith, nandito kami ngayon sa kanyang garden, sa kanilang bahay at ibabahagi niya sa atin kung ano ang mga bagay na natutunan niya, paano sila nag-umpisa, bakit nila ito ginagawa, at marami pang iba tayong matututunan. Kaya, huwag kayong lilipat, huwag kayong aalis, panoorin natin ang kanyang mga ibabahagi. At mamaya meron din ako mga isi-share sa inyo na mga ginagawa ko naman sa amin, sa aming bahay, sa pagtatanim din. So, ayun. Halina kayo at libutin natin yung garden ni Ate Edith. Sige. Hi! Ako pala si Edith Montibon. So, isa akong leader ng training apartment dito sa Los Baños. So, kami dito sa apartment, simula nung nagsimula pa at before pa nagsimula ang aming apartment, ay kami talaga ay nagtatanim na. So, mayroon akong nakahiligan talaga sa pagtatanim, lalo na pagdating sa mga gulay kasi gusto namin talagang makakain ng mga presko at saka kami talaga yung nagtatanim. So mamaya ililibot namin kayo dito at isa-isa namin ipapakita sa inyo kung ano yung mga halaman aming tinatanim. So ito ngayon yung aming mga bagong tanim na kangkong. So ito siya. So sa amin, personally ako, para mas marami-rami, so sa isang puno, ginagawa ko siyang tatlo or apat kasi sa paglalagay ng binhi kasi kailangan mayroon siyang sobra kasi kung mamatay o malata man, at least mayroon pang natitirang iba. So ito, direct zone yan? Oo, so direct siya. So hindi na namin siya pinupunla or hindi na namin siya dinadaan sa kung ano pagpupunla. So ito yung aming daki pa. So nabuhay lang siya ng konting lupa. So hindi na kailangang marami ang lupa pagka sa tangkong. So mahalaga lang na madiligan siya at maalagaan siya ng dilig kasi ang kangkong ay ayun, ang nag-aano talaga siya ng tubig na nangailangan. Tingnan niyo po mga kapatid ang kanilang lugar. Ito ay talaga ay cementado actually, tapos gumamit sila ng sirang gulong. And itong sunod ay common naman to sa atin, okra to, ano. Okra. So makikita niyo na doon nila itinanim sa sa gilid ng mga bitak. Yeah. Ito naman, nakaka-harvest na kami ng maraming beses. So, mahalaga talaga na creative tayo sa pagtatanim. Na kahit basta may lupa at nadidiligan, nabubuhay talaga yon. Meron din po siya ditong kalamansi. Dito sa kalamansi, yung mga balat ng lalagay lang nila dyan. Balat ng itlog. Ayan. So, ito yung talong. So, ang talong, nangangailangan siya ng pagpupunla. So, bago namin siya itinatanim dito sa isang container. So, kailangan siya munang ipunla. Kailangan buhay na siya bago siya ilipat. So, ito pala ay kalilipat lang namin ng isang araw. So, ayan, malaki na siya. Pero nung nilipat namin, maliit pa. Ngayon, malaki na. So, mas mabilis palang lumaki ang isang halaman pag nasa isang container kasi medyo yung lupa, hindi siya masyadong siksik. So, yung ugat, mabilis na mag-spread sa ilalim. So, ito naman ay aming mga sibuyas. So, sa sibuyas, ayan, kailangan siyang itago sa may bubong, lalo pag bago siyang itanim. Kasi, siya sa tubig, hindi siya ganun kaano mapagmahal sa tubig. So, kailangan lang, konting dilig lang siya, minsan lang, hanggang sa hindi pa siya buhay na buhay. Saka, pagbuhay na, ilalabas na namin siya. So, sa ngayon, nandito siya sa bubong. Nakikibubong lang muna kami sa kapitbahay. Tapos kung ma-observe nyo po, itong tanim niya nandun na sa kabilang bahay. So dapat friendly ka para pwede ka magtanim kahit sa kabila ng bahay. De, kasi wala pa pong nakatira. Ma-observe nyo rin po, gumamit lang si ate ng mga styro. Na, actually itong mga ganitong styro, mahihingi mo lang yan sa palengke. Yung iba binibenta ng 10 piso, isang tali. Pero usually binibigay lang yan sa mga palengke, doon sa mga magpuprutas. Tapos sirang planggana. So, yan. So, anything na medyo patapon na, yung mga container, pwede nyo gamitin. Tapos doon, nag-decompose din sila o nagko-composting si ate. So, ito yung aming ginagawa. So, mayroon kaming tatlong malalaking balde. Hindi din namin siya binili kasi mahal to pag binibili.
So, binigay or parang pinahira o bigay na ata. Kasi marami naman sila dyan sa kapitbahay namin. So, ito, nilalagyan namin ng lupa. Tapos, hinahalo namin ito. Pag nilalagyan namin ng mga galing sa kusina na mga pinagbabalatan, tapos nilalagyan namin ng lupa, tapos hinahalo namin yun. Pagka nabulok na yun, saka na namin ilalagay doon sa aming mga tatamnan. Yun na yung gagamitin mo sa garden. So, ito po yun. So, itong kangkong namin, hinihintay lang namin pala siya na mag-second na ano, nga ba ang tawag mo? Yun. So, saka na namin siya uulitin ulit. So, yung po ang maganda sa kangkong, yung una, tatanim mo siya as seeds. Mm. Di ba? And then, after that, pagka-harvest mo, hayaan mo lang ulit siya. After ilang buwan, tutubo na ulit siya. Pwede mo na ulit siyang i-harvest. Unlimited na yan. So, as long as you provide the nutrients na kailangan nila, the water. So, meron ka ng whole year round na supply ng kangkong. Upland kangkong. At saka ang natutunan ko, hindi sila dapat sabay-sabay. Kasi, dapat may mauna. Kasi pagka ito, kagaya niyan, meron ding kasunod. So, mas maganda pag sa kangkong, hindi siya sabay. Kasi, ayun, pagka ito na harvest na, ayun, kagaya niyan, may kasunod na naman kami. So, mga ilang, isang week yan, makapagulay na naman kami. Ini-schedule mo ba yung ano, yung difference nila? So, pagkahalimbawa, mga 2 weeks, kasi 3 weeks ito, nag-harvest na kami. So, nagpupunla na kami dyan for 3 weeks kasi kailangan na namin siyang, syempre, kailangan na namin itanim para mayroong kasunod. So, kagaya yun. So, yung pichay namin, ayan siya. So, malapit na rin siya namin kainin. Ayan, so maganda, wala siyang, hindi siya masyadong maano sa ulan kasi malalata agad pagka mga ganitong klase. So kailangan may bubong, tapos maaarawan din. So yung half mainit, yung half malilim talaga siya kasi, ayun, hindi siya maano sa tubig, sobra-sobra, mabubugbog yung mga dahon. So ito din, dito sa side namin, kasi bakante man, tinatamnan din namin ng talong. Ayun. So ito yon. Tapos meron din kaming lettuce. Dina-target namin na by December. Ayun, meron na kami. So bagong tanim pala siya. So ito yon. So kailangan din may bubong, tapos may araw. So yon. Tapos meron din kahit na sa gilid ng aming bahay, meron din kaming pipino. So ito yung pipino namin yung isa. Hindi ko alam baka nasanggin ang pusa, pero may dalawa pang natira. Ayun po. So, ito po yung dito sa may likod at sa aming gilid sa bahay. So, pupunta tayo ulit dito sa harap. So, ito pala yung aming okra. So, ito yung okra namin. So, ganyan pa siya kalaki pero alam na namin malapit na siyang bubunga kasi magbubulaklak na siya, magsisimula na. Ito pala ay 3 weeks pa lang namin siyang naitanim. So, ito yun. So, hindi na namin kailangang magpunla. So, dinediretso na lang namin siya sa lupa. So, ito naman yung aming talong. So, aming talong ay ayan, proper siya. Natuwa kami kasi marami siyang bunga. So, binabalot pala namin sila para hindi na kailangang ma-insektuhan. So, ayaw namin ng may pesticides. So, ayun. So, dapat maging organic yung mga pananim kasi mahalaga talaga yung palisigan. Tapos sa likod naman, nilalagyan namin siya na, para hindi sayang, nilagyan namin ng sitaw. So, yung sitaw namin, nahalbisan na namin ng isang araw. So, ngayon, meron na naman kami ulit na haharbisin. Dito, nakipagpaaraw ito, para ang matam na namin. Ayan, mga harbisin. Kasi pag may sobra ito namin mga harvest, ay binibenta namin. So, natutuwa kami kasi nakakabenta yung kami ng silaki. So, meron din kami yung ampalaya. At saka meron din kami alubate. At meron din kami ayan, duya. So, sa likod, duya. Dito naman alubate. Meron din kami pipino. So, pipino pa na namin kayo ng lulaklak na. Tapos doon, may duya na kami na malapit na rin ma-harvest. So, ayan. So, pagka marunong talaga tayo at gusto natin maging productive yung life, kailangan na talaga natin ng sipag at tsaga. So, mahalaga talaga yung may kasabihan kasi na pag may itinanim, mayroon talagang aanihin. O, ayan ate. Ano naman ang may payo mo sa ating mga kapatid? Sa akin talaga ay mahalaga na sa pag, lalo na sa pagtatanim,
So kailangan talaga ng may bukal sa puso o buong puso mo talaga siyang gawin. So kagaya ng aking na-experience na tinry ko talaga siya. Tapos pagka tinry mo talaga at naitanim mo, ako kasi pagka nagkaroon ako ng ganun na heart ay nandun talaga yung buong puso mo mailagay, yung puso mo doon sa iyong ginagawa. Kasi mahalaga talaga na pag nagtatanim talaga tayo, so kailangan natin yung alagaan kasi sila ay magbibigay din kasi ng balik sa atin. Nabubunga sila, tapos hindi kayo pag malusog sila, pag madahon naman yung tinatanim, ay dadami yung dahon. So, parang alam ba ninyo na pag tayo ay may ginagawang maganda, maganda din naman yung balik. Kaya naniwala talaga ako doon na pag may itinanim tayong maganda, may marami din tayong makakain. Mahalaga na talagang sa ating pagtatanim ay nandun talaga yung sobra nating pag-alaga at sobra din nating yung pag-intindi doon kasi di ba naka-design naman talaga na inalagaan ko to para maging fruitful yung lalo na pag mga mabunga yung itatanim. So parang tayong sa mga tao din na pag tayo ay masipag, maging fruitful and productive talaga yung life. So maging creative lang din talaga tayo para magkaroon tayo ng extra. Kung ako kagaya namin dito sa apartment, kahit mayroon ng kaming pera, pero mayroon pa rin kami extra income pagka talagang masipag talaga tayo sa pamumuhay at wise ba wise. So yun lang po. So salamat kapatid sa pagdalaw sa akin at sabay-sabay nating gawin yung mga bagay na dapat nating gawin sa pagtatanim. So kayo din, in-encourage ko kayo na masaya pagka, kami kasi masaya kami pag naka-harvest kami ng maganda. At makikita naman ninyo yun. Papakita namin sa inyo kung paano kami nag-harvest. So ngayon ito na yung, papakita na namin ang aming mga na-harvest. So nakita naman ninyo, ito yung aming kangkong. So sapat na siya para sa amin. Para sa aming celebration ngayong araw. So nakakatulong siya. Ito yung aming sitaw. At ito naman yung aming talong. So, naniniwala kasi ako sa kasabihan na pag may itinanim, meron talagang aanihin. So, aside for that, may paniniwala din talaga ako na pag tayo ay masipag. Sabi kasi sa kawikaan, mga kawikaan 12-11, ang taong masipag ay sagana sa lahat. Ngunit, ang isang hangal sa yaman ay salat. So, kung masipag tayo, meron talaga tayo nito sa araw-araw. So, kagaya sa amin dito, so, nagiging part sa aming buhay dito sa apartment na kahit may mga marami kaming ginagawa, hindi namin nakakaligtaan talaga ang hindi magtanim. So, napakasarap sa isang, sa feeling namin, nakakain kami sa sarili naming pinaghirapan. At yun nga, unang-una, marami kaming mabibenefit din aside sa walang pesticides, ay yung healthy din yung aming mga halaman kasi bagong harvest. So mayroon pa akong isang verse na i-share sa inyo na nagiging ano din sa akin personally sa Genesis 26:12-13, nang taong iyon si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Herar at makasanda ang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. So doon parang kung nagtanim ka lang sa amin o kagaya dito, hindi siya ganun ka laki, pero tingnan naman yung aming harvest. So enough na sa amin kasi 7 kami dito sa apartment, pero tingnan naman ninyo yung aming tanim. So binibless siya ng God pag ang isang tao ay masipag. At sabi dito, pinagpala siya ni Yahweh. So ngayon, sabi nga dito, patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Tayo talaga ay masipag kahit sa maliit na mga bagay, marami talaga tayong maaani sa buhay. So ayan, nandito po ngayon tayo sa akin naman na sa amin naman na bahay at ang tanim ko naman po dito ay iba't iba din. Meron tayo dito ng lettuce, hydroponically grown lettuce, bell pepper on a drip irrigated system, automated. And many other crops, kangkong, talong, and many others. Yeah, meron din mga ornamental plants.
And tulad po sa atin, ang mga halaman na ito, ang mga halaman gaya nito, kailangan din ng alaga, kailangan mong laanan ng panahon, kalinga, at pagmamahal. Kahit minsan alam mo na ang mga halamang ito ay may hangganan lang din naman, bibigyan mo pa rin siya ng pansin. Tulad sa atin, minsan tayo ay di naman maayos ang mga ginagawa, pasaway, at may mga lihim na kasalanan na tanging tayo lang ang nakakaalam at yung nasa taas. Subalit di yan hadlang upang tayo ay lumapit, magsisi, at magpasakop sa Panginoon. Lahat po tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Walang pag-ibig ang maihalan tulad sa pag-ibig na inilaan para sa atin ng Panginoong Hesus. Dapat tayo ang maparusahan sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Ngunit hindi po yun hinayaan ng Panginoon, bagkos ay tinubos tayo sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay bilang kapalit para sa atin. Opo, tayo ang mga nagkasala, dapat tayo ang parusahan. Ngunit dahil sa buhay ng ating Panginoong Hesus na naging kapalit ng ating mga kasalanan, hindi na tayo hahatulan. Ngunit naniniwala ka ba dito sa tanging milagrong ito na mula sa Panginoon? Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay na muli para patunayang walang kapangyarihan ang kamatayan. Opo, yun ang katotohanan. Ang ating Diyos ay nabuhay na muli. Ikaw kapatid, hanggang kailan ka magbibingi-bingihan sa katotohanan ito na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya ngayon, naririnig mo ang hamon na ito, manalangin ka, humingi ka ng patawad sa Diyos. At sa lahat ng iyong mga nagawang kasalanan, tanggapin mo at angkinin. Isabuhay ang kaligtasang nagmumula sa Diyos. Huwag kang mamuhay sa dilim kundi sa liwanag. Ikaw din mismo ay maging ilaw sa iba na naliligaw sa kadiliman ng buhay. Ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa isang magnanakaw na kasabay niyang ipinako sa krus, dahil sa paniniwala mo na si Hesus ay Diyos. Noon ding oras na yon, sinabi ni Hesus sa kanya, makakasama kita sa paraiso. Ikaw kapatid, handa mo bang makasama? Handa ka na bang makasama ang Diyos sa paraiso? Tanggapin mo si Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. Marami pong salamat.